Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ng mga Cagayano. Narito na naman po kami sa isa na namang episode ng ating Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At ngayong hapon po, meron po tayong makakasama na isa pong napaka-simpleng babae, napaka-simpleng tao, no? But nakapagbigay po siya sa atin ng karangalan, no? At sa ating pong pagbabalik, ay matutunghayan natin ano ba ang klase ng buhay ng isang babaeng pulis. Dahil alam naman po natin, usually pagka pulis, di po ba, ang expected natin dyan, lalaki, and hindi natin minsan na nakikita yung possibility na pwede rin pala sa isang babae ang maging pulis. So sa ating pong pagbabalik, tunghayan po natin ang kanyang kwento. Programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Iwasang magbabad sa gadgets. Pagpahingain ng inyong mata upang hindi ito masira. Huwag isabay o ubusin ang oras sa paglalaro ng online games upang mas makapag-focus sa iyong pag-aaral at magawa ang iyong assignment. At ngayon po ay nagbabalik na tayo sa ating pong episode, ano? At sa panahong ito or sa oras na ito, gusto nating mas alamin, no, yung ating pong guest ngayong araw. At gusto ko pong sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili ay mas higit natin siyang maunawaan. Ano yung pinagdadaanan niya? Ano ba ang klase ng buhay niya? At ngayong hapon po, we are very lucky, nandito po sa atin si Ma'am Rosemary Bakay. Ma'am, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Sir Mike. Ganun din sa umaantabay at patuloy na tumatangkilik ho ng buhay na aklat. Magandang hapon sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, si Police Staff Sergeant Rosemary Mora Bakay. Okay, ayan. So, siya nga po ay isang pulis, ano? Ngayon, siguro umpisahan na natin, Ma'am, yung ating kong talakayan, ano? Sino po ba si Ma'am Rosemary Bakay? Okay po, gusto ko lang i-highlight yung sabi nga ni Sir Mike kanina, simpleng babae lamang. May mga simpleng pangarap para sa karir, para sa pamilya, para sa lahat. Okay. Yung mga simpleng bagay na yun pala, pag pinagsama-sama, Sir Mike, opo, nagiging makabuluhan din and more than the ordinary. Yeah. Opo. So, ako po ay dati sa Police Regional Office 2 at nabigyan ng pagkakataon na mailipat po sa support unit ang Internal Affairs Service, kung saan doon na ho ako ngayon nanunungkulan. I have 3 kids, married to a non-uniform personnel sa PNP din po. Kaya the advantage of it, yung parehas kayo ng ahensyang, yes, pinagtatrabahuhan, mm-hmm, nagkakaintindihan kayo, ano. Correct. And simple lang din, after office hours, pag-uwi sa bahay, tanggalin ang uniforme, at isang simpleng nanay. Naman ulit. Yan, okay. So di po ba, napakasimpleng babae talaga, because I've known her since nung college days natin, yes, Ma'am Rose, okay, di ba? So talagang makikita po natin, sabi ko nga, ang buhay naman, kailangan maging simple lang. Hindi natin dapat kailangan maging magarbo. Well, of course, sa mga kayang maging magarbo, okay lang naman. But sabi nga, happiness kasi is depende doon sa fulfillment mo sa buhay. Kung gusto mo maging simple, okay lang, no? Okay, now, kumusta naman, Ma'am Rose, yung iyong buhay nung kabataan mo? Buhay kabataan nung kwan lang din. Walang pinagkaiba sa mga kabataan sa panahon ngayon. Of course, set aside yung addiction and submission to gadgets ngayon, kasi yes, wala yes, nung mga panahon natin yun. The opo, usual lang, after school, I hang out with friends, mm-hmm, during lunchtime, kasi hindi na tarin ako umuwi nun eh. So opo, may mga pool of friends na ako dati, and the good side of it, up to now, sila rin yung mga kaibigan ko. Okay. So there are times na halimbawa may nauwi from abroad, from Manila, nagkikita-kita, mm-hmm, rin po kami. So ayun, I would like to take this opportunity to tell na yung mga kaibigan nyo at this young age of yours, yes, pahalagahan nyo sila. Kasi in time, sila yung living testimony kung ano ka noon. Correct. Kasi lahat ng mga yan konektado. Opo. And magdaragdag sila sa mga experience na babaunin mo as you go on in life. Okay. Yeah. Yung mga napag-aralan nyo dati,
be it good or bad, yung mga yun, tatawanan nyo na lamang someday. It will become part of your experience. Yes, diba? Oo. Magandang balik-balikan. Tama. At yun ang bubuo ng pagkatao mo. Correct. Kasi nobody is perfect. Pag maalala mo, ay, ganun ba ako noon? Ay, ganyan ka pala noon? Alam mo yun, it's a point of, ang laki na ng pinagbago ko. Salamat sa mga kaibigan ko. Yung mga ganun. Yes. But then, of course, choose your friends. Yeah. Be choosy sa mga kaibigan. Alam nyo naman yung mga kaibigan na magiging piliin nyo yung mga kaibigan na magbibigay ng mabuting impluwensya sa buhay ninyo. Yes, correct. O yan, sa mga nanonood pong mga kabataan, importante po yan sa atin na piliin talaga natin yung mga kaibigan natin. Tama. Yung somebody na pwede tayong dalhin doon sa mabuti. No? Hindi doon sa kunwaring mabuti, pero iba na pala. Oo. Yeah. Okay, so, ma'am, how about yung mga panahon na kayo po'y nag-aaral from, sabihin na natin, sige, from elementary hanggang college na siguro. Gusto lang nating, kumbaga, maipakita din yung ano bang pinagdaanan mo din bilang isang estudyante. Okay po. I'm not born in a silver spoon. Ang nanay ko po ay isang simpleng housewife. Mm-hmm. Ang tatay ko po ay isang gwapong tricycle driver. Wow. Di ba? Opo. Nagkataon lang siguro na mag-isa ako. Mm-hmm. That is why I was sent to prestigious school, like the school where we are from, sa St. Louis ng college. From high school to college pala. Isa po akong proud Louisian. Nung elementary ko sa amin na yon, sa Linaw Elementary School. But then, no regrets naman. Sometimes, it is not the school that defines the student. Yeah. But rather, the student that defines the school. Ang laki ng paniniwala ko sa mantrang yan o sa kasabayang yan. So, nung elementary po, the usual, masayang balik-balikan, usap pa nga doon yung shatong, mga ganyan. Yung papasok ko na lang sa afternoon class mo, nako, pawis-pawisan ka na. Masaya na tayo sa 5 pisong baon. Yes. Diba? Oo. Yun yung mga hindi naranasan ng mga kabataan ngayon na masayang alalahanin. Yes. But despite the struggle, sabi ko nga kanina, simpleng buhay lamang ang meron kami noon, nairaos naman. And siguro nga, dahil nga sa mag-isa ako, ang tipid ng mga magulang ko. Ayan, nung high school na ako, since yung mga kaibigan ko doon noon, sa Linaw din sila nag-aaral, Linaw Elementary High School. So, kinukonvince na nila ako, Rose, dito na tayo, ganito, ganyan. But then, my mother, siya po yung parang isang parang mirror ko kung ano akong nanay ngayon. It's because of my strong mother. Siya yung nagsabi na, hindi, gusto kong sa St. Louis ka. Mag-exam ka sa St. Louis. Kaya ba natin? That's even the exact word I uttered. Kaya ba natin? Kakayanin. Wala namang hindi kakayanin. Parang ganon. So, syempre, masunuring bata, kahit pilya, I enrolled sa St. Louis. So, ayun naman. Nung high school na ako, St. Louis na ako, naaalala ko ang nanay ko lagi nung sinabi niyang kakayanin. Paano ba namin kakayanin? So, I excelled. Diba sa St. Louis, sa mga deserving students, kana lang natin, those who excelled in their academic, scholastic activities, sa mga academics, ganyan. Di ba may ang tawag na doon? Academic scholarship grants. Isa ako sa mga maswerteng mapalad naman sa mga nababahagian ng ganong scholarship grant kasi nag-aaral talaga ako with the reason behind na gusto kong hindi nila ako i-curtail doon sa mga pagkakataong, nanghihingi ako ng pagkakataong, pwede ba akong lalabas din during Sabado, during weekend? Siyempre, mag-isa ako. Anong tawag doon? Ang tatay ko, of course, nandun yung maripwede. Ganon, hindi po pwede. But then, nag-aral talaga ako mabuti, nagsumikap ako, nagpakadunong, kana lang natin. It's because gusto ko rin mapagbigyan yung kahilingan nila. And as a teenager, kana lang natin, marami rin tayong gustong gawin. Yes. Like to hang out with friends. Kasi yun yung kukumpleto ng pagkatao mo. Hindi naman po pwedeng after school, bahay. Hindi. Yes. Diba? We need to experience those. Kasi high school life nga yung pinakamasaya, nga. Oo, hindi mo na pwedeng balikan yun, diba? So hindi ka po pwedeng forever first year high school. So lahat masaya kasi I experience all those. Pero of course, ito yung sinasabi ko sa mga nakikinig sa atin ngayon. You may enjoy what you want to enjoy, but then at least
you know your responsibilities at the early age. Mag-aral ng mabuti. If you're given the chance to study sa mga pang-pribadong eskwelahan, of course, hindi po mura ang mag-aral sa mga private schools. Yes. Give the return of the investment. Mag-aral kayong mabuti. Take advantage of the opportunity being given to you. Ito nga yung sinabi ng isang teacher natin back in college na dapat lagi ka daw gutom. Mm-hmm. Sa be always thirsty and hungry of knowledge. Oo, kasi hindi porke graduate ka na or hindi porke tapos mo ng high school mo, sapat na yun, hindi. Always crave for something to know more about, and that is learning. Yeah, correct. Opo. So yun. And then after high school, alam mo yun, ito pang nakakatawa doon, ano, Sir Mike. Yes. I was one among the awardees, ganyan. Tricycle driver ang tatay ko. So ang gagamitin namin tricycle, early bird kaming dalawa ng tatay ko. O di, magpa-park na tayo doon sa parandahan naman ng St. Louis. O, pag mag-start ang activity, lahat na yung may mga four wheels, may mga sasakyan, yes. Naipit na si Tricy namin. After the activity, nako, kami yung huling aalis kasi nga naipit yung sasakyan naipit namin. Yeah. Yun yung lagi kong kinikwenta sa mga anak ko ngayon, kung ano yung mga naranasan ko noon. Yeah. And all those is not really a hindrance kung ano ang magiging ikaw after that. Yes. Ay, hindi ko naman ikinahiya eh. Actually, marami nga ang mga classmates na gustong pumunta sa bahay. It's not because nearing ng exam at ipapa-Xerox ng aking notebook. Hindi. Kasi masayang buhay. Masaya. Baryo, di ba? Okay. Yung simpleng buhay lang na meron ka. And I even heard my classmate once, hindi kami close, pero sabi niya sa akin, ang swerte ko daw. Sabi ko naman, lucky, mas swerte nga kayo. Kayo nga may gate. Eh tayong mga bakod natin noon, wala kang, kasi dikit-dikit ang mga bahay. So, yeah. Yun yung realization ko noon. Ewan ko ba kung I was raised na emosyonal na bata. Pero sumisiksik sa mga isip ko yung mga salitang mga ganon. Na in fact, yun yung ginagamit kong parang magpatuloy sa buhay na yung sabi niya, ang swerte ko daw. Naisip ko naman, hindi naman kami mayaman. Pero bakit kami maswerte? Hindi naman mga professional ang mga magulang ko. Pero bakit daw ako maswerte? So there's something in it. At ang underlying point nito is, you really need not to have it all for you to be considered as lucky. Yes. Diba? Yung masayang pamilya meron ka. Yeah. Yung naibibigay nila yung pangangailangan ng mga anak nila. Napapasaya nila yung mga magulang nila. Correct. And that in a way makes you lucky. Yeah. And kasi, then siguro, Ma'am Rose, no? It's more about appreciating what you have. Yes. Kasi pag hindi mo na-appreciate talaga kung anong meron ka, you will never become happy. Yes. And yeah, coupled with appreciation is the satisfaction. Yes. Makontento ka kung anong meron ka. Be happy for what you have. Yun yun eh. Yes. Oo. And you work for something that you really wanted to have. Mm-hmm. Mas fulfilling yun. Yan. Okay, yun, yun. Tingnan nyo, ang dami-dami na nating pang-intro pa lang po yan. Ang dami na nating mga take, no? Siguro, sa mga kabataang nanonood dyan, especially even the parents, no? Kailangan po talaga yung paggabay natin sa mga anak natin, because sa tingin ko po, with how Ma'am Rose was telling us, andun yung kwan ba, role ng isang magulang, no? Bakit siya naging ganon that time? So, tingin ko rin, kailangan talaga nung oras na mag-usap, magkwentuhan, because sometimes yun yung nakakalimutan natin. Well, pandemic ngayon, the more dapat na meron tayong mga kwentuhan, di ba, bilang pamilya. However, sometimes, yun nga, sa age ng ano ngayon, sa technology ngayon, di ba, parang hindi na sila nag-uusap-usap talaga. Even sa kainan, minsan ang hawak pa rin cellphone. Mga ganun talaga, no? But realization, kailangan talagang bigyan natin ng oras yung bawat isa sa atin, no? Yes. Okay, so sa ating pong pagbabalik, huwag kayong mawawala po dyan, mga kaibigan nating mga taga-Cagayan, ano? Kasi titingnan naman natin, pupunta tayo sa medyo mas personal na part ni Ma'am Rose sa amin pong pagbabalik. Antabayanan po ninyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Huwag mag-rely sa Google. Magtanong sa librarian. Maaring ang mga impormasyon makukuha sa Google o internet ay hindi reliable. Mas maigi pa rin na magtanong o humingi ng tulong sa isang information specialist o librarian at silang mag-process ng mga information needs mo.
At tayo po ngayon ay nagbabalik muli ano at kanina medyo naungkat natin yung kwento ni Ma'am Rose nung kanyang kabataan, paano siya nagsimula, ano siya, anong trabaho niya. Ngayon naman medyo Ma'am Rose, medyo mapunta lang tayo no kasi alam ko itong topic na to medyo kikiligin yung mga nanonood. Kumusta ang love life mo? Kasi sabi mo kanina, mag-isa ka. Siyempre, definitely, baka guarded ka ni mama at saka ni papa, no? But how was it bilang isang nag-iisang anak? And paano mo itinawid yung love life, no? Yung love story mo. Go ahead po. Opo. Siguro lahat ng mga ito, especially yung age natin noon na wala pang cellphone. Yes. Ang pwede lang noon as a mode of communication na kung saan po pwede mong ibahagi yung affection mo towards the other is through letters. Yes. O di ba kung minsan matagal pa makarating. Mga more on the mga little secrets lang. Mm-hmm. And yun nga yung sinasabi kong minsan nga mas alam pa ng mga kaibigan yung mga sekretong yun. Correct. Paano na itawid? Kwan naman, I entertained suitors back then. Meron lang din akong isa na medyo nagtagal nung high school, pero nothing is permanent. At ito rin ang gusto kong ipaalala sa mga kabataan. Kung sino man po yung boyfriend na lang ninyo, yes, kana lang natin, o girlfriend nyo na ngayon, huwag niyong ibuhos yung sobrang panahon, yung oras ninyo. You look onto the other side. Gawin nyo lang na inspirasyon ninyo yan. Kasi walang kasiguraduhan sa mundong ito. That is not a guarantee na kung sino yung boyfriend mo sa ngayon or girlfriend mo ngayon, siya na yung makakasama mo habang buhay. Correct. Kaya wag na wag kayong gagawa ng isang pagkakamali na pagsisisihan nyo for the rest of your life. You set limits, hanggang dito lang, inspirasyon ka lamang muna. Parang ganon. And wala namang problema if you entertain suitors, bahagi yan ng pagdadalaga at pagbibinata. But then always be a responsible teenager. Opo, yung sabi ko nga kanina, babalikan ko lang, paalala lamang, huwag kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan ninyo. Walang permanente, inspirasyon nyo lamang yan. Yes. Para magpatuloy, para maging exciting naman ang teenage life nyo. Kasi paano naman siya maging vibrant kung wala man lang ka kulay-kulay? Correct. Yung nasa isang sulok ka lang, pag JS prom, nandun ka lang sa gilid, minsan di ka pa nag-a-attend. At wala pang nagsasayaw sa'yo. Yun yung sinasabi ng nabagong ka daw. So, experience nyo rin yun. And hindi naman ibig sabihin na nag-entertain ka ng suitors mo or nagka-boyfriend ka na masisira na ang pag-aaral mo. It's just up to you how to handle things. If you know that you can manage it, pag alam mo naman kung paano balansehin ang lahat, why not? Ang sarap kayang na-achieve mong, wow, honor student siya. Uy, may boyfriend yan. Uy, pero at least responsible siya. Yung mga bagay ba na ganon? For as long as kaya mong pagsabayin, why not? For as long as alam mo kung saan yung pwede at hindi, for as long as nag-guide ka pa rin nung do's and don'ts mo, why not? Oo. Basta always remember, huwag ka lang mag-focus sa boyfriend o girlfriend mo. Think always of your parents who are there willing to provide everything para makapag-aral ka. Because not all are given the privilege na mag-aral. Minsan nga, yung iba, natuto na lang magsulat, magbasa, tama na eh. But for those children, for those students who have parents na nakikita natin yung paghihirap nila, naglalako na sa daan-daan, kung ano-ano na, kahit siguro hanggang madaling araw, nag-online selling na, maibigay lamang yung pang-matrikula, appreciate the efforts of your parents. Yes, okay. So yan, sa love life ni Ma'am Rose yan, ano? Ibig sabihin, nag-boyfriend din ako. Nag-boyfriend din siya, ano? Yan. Ibig sabihin po noon, normal tayo pagkamay ganyan. Kasi lahat tayo kailangan pagdaanan yun. Of otherwise, hindi natin may enjoy ang mabuhay. At doon tayo natututo sa mga correct. Yan. So, yung, pero wag po kayong ano ah, wag niyong sadyaing magkamali ah. Kasi minsan para matuto ako magkakamali ka. No, hindi po ganun 'yon. So, anyway, punta naman tayo Ma'am Rose sa of course ngayon, love life, no? Siyempre, ngayon may pamilya ka na. Opo. How is your family right now? Siguro ano, maswerte ako for having been blessed with a very responsible man. Actually, right after graduation ko from college, ang sabi ko noon, makahanap lang ako ng lalaking responsible. Yung father material talaga and husband material, mag-aasawa na ako. Kasi mag-isa ako eh. Alam niya po ba yun, yung kahit sinong bata na lang siguro po pwedeng iuwi ng nanay at tatay ko para may mag-ingay sa bahay. Kulang pa ata sa ingay ko. Yeah. Parang ganon. Yung tipong
magsisimba sila on a Sunday, ang kasama nila yung parang sister ko na rin, pero pinsan ko siya. Nakita ko yung parang gusto talaga sana nilang may kapatid ako, pero wala. So sabi ko sa sarili ko, pag after college, after graduation ko, may trabaho na ako, mag-aasawa na ako even at the young age. Totoo yun, sinasabi ko yun. I keep even telling that to my friends from college, even Ma'am Rina, kasi si Ma'am Rina Mangibunong noon, si Ma'am Rina Reyes na ngayon. Naging teacher po namin siya, and basta parang naging close yung attachment namin kay Ma'am Rina sa mga classmates ko. So parang ganoon, ako ma, mag-aasawa ako after college. Hano, ganoon naman siya. Basta may trabaho na, basta ganoon. And to cut it short, it happened. Isa na po akong DJ noon sa isang sikat na radio station dito sa Tiguigaraw nung nag-asawa ako. So ganoon. And sabi ko nga, thank you Lord. Ginabayan niya ako of choosing Mr. Sherwin Bakay ng Libag, at yun yung naging better half ko. Oh, nanonood yun. Nanonood siya ngayon. Batiin na kita, siyempre dapat yung kwento, sumaybay yan. Correct. So, thanks God. Thanks to God kasi siya yung napili niya to be the father of my 3 kids. At yun yung advantage ng maagang mag-asawa. May malalaki na. Oo, may eldest son. Junior high school na siya. Mm-hmm. Sa St. Louis din, of course. Hindi ko pwedeng ipagpapalit ang eskwelahan yan. Oo, so, ayun. And then my second, grade 3 na siya. And then yung bunso ko nga, going for this March 14. So, ayun, mga tatlong lalaki. Mm-hmm. Binayayaan ako ng 4 na prinsipe sa buhay ko, pang 5 ang tatay ko. Correct. So, tingnan nyo, no? Napaka-kulay ng buhay ni Ma'am Rose, no? Ngayon, siguro Ma'am Rose, ang tatanungin ko rin na susunod is, kumusta ka bilang asawa? And kumusta ka bilang nanay sa mga anak mo? Bilang asawa, of course, you have to be very submissive. Submissive in the point na wala ka nang hihindian sa sinasabi ng asawa mo, but submissive in the point na submissive to the application of being a wife. Okay. Oo, so wag na wag mong bibigyan ng dahilan ng asawa mo na hanapin yung bagay na wala sa iyo. So i-offer mo na lang, di ba? Oo, para in time, saan mga nagkulang, wala, di ba? Ayan na, mga ladies dyan, ano, especially po doon sa mga, ang mga asawa ay busy. Oo. No? So, galaw-galaw dyan. Galaw-galaw. Reminder lang po ito. Wag mo nang antayin, hihiling pa yon. Bigay mo na. Anyway, mag-asawa naman kayo eh, di ba? So, yung tipong may pagkakataon na gusto niyo ng masahe at the back, okay, not do the massage na lang. Wag mo nang antayin magpamasahe pa sa iba. I mean, na massage and spa house. O, di ba? Yung mga ganon. Busy na siya sa harap ng computer or sa laptop niya. Timplahan mo na ng kape, di ba? Kumbaga, may lambing, Ma'am Rose. Yes, oo. Kasi importante yun. Importante yung lambing sa mag-asawa. Yes, diba? Oo. Tama yun. Huwag na huwag mong hahayaang manlamig ang pagsasama niyo. Correct. Always give appreciation. Always give compliments to your husband. Ay, pogi mo ngayon ah. Mga ganon. Correct. Oo, di ba? Uy, tumataba ka, dumadakal yung cinema, exercise ka. Yung mga ganon lang, di ba? So, dapat yung girlfriend and boyfriend spirit na meron kayo noon, dapat yun pa rin yung i-maintain ninyo. Though mahirap mag-maintain, Ma'am Rose, di ba? Mahirap, kasi of course, as we age, nandun din yung mainitin ng ulo, but then, wag. Yeah. Never allow your relationship na manlamig. Okay. Kasi pag nasanay kayong dalawa na ganon, wala na. Sayang. Sayang okay. Yung na-build ninyo, sayang yung pinagsamahan nyo kung mawawala lang din ng isang iglap. Okay. And, paano mo magagampanan naman yung role mo as a mother or as a parent ka na lang natin kung yung pagiging husband and wife nyo, hindi nyo na-maintain yung samahan na pupwede nilang pamarisan someday when your kids will also soon raise their family. Yeah. Ang hirap, yung moral ascendancy, sasabihin mong, ikaw anak, kasi ganito ganyan, alagaan. Eh kung ikaw naman, hindi mo kayang alagaan ng asawa mo. Correct. How could you teach something? Ano na yon? Yung sinasabing you have to preach, you have to
practice what you preach. Because you cannot give what you do not have. Yes. Diba? Ganun lang naman yun. Sabi yan ni Piolo Pascual, anong karapatan mong hingin ng bagay na di mo kayang ibigay? Yeah. Charot! yun. So, as a wife, ako po yun. And of course, my husband could only testify to it. Correct. Oo. So, isang bagay yun na tipong when we go out somewhere, planchado na lahat ng gamit, nakaligo na sila, ako yung huli. I always look at their welfare bago po ako. Dahil parang, ewan ko, prinsipyo ko po yun eh, yung tipong sila muna bago sila ako. Muna. Not because magpakalosyang na ako or, yes. isa-set aside ko na rin yung mga needs ko. But then, parang kwan kasi eh, sila ay ako. What you see in them is what reflects me. They are part of you. Yes, my husband is a reflection of me. And my kids is an extension of me. Correct. Kung ano yung mga anak ko dahil nanay nila ako. Yeah. Kung si husband ko, ganito siya pumasok, ganito siya magtrabaho, eh kasi meron din akong gumagabay. Parang ganon. Yeah. Ang ganda kaya na better half. Yes, ang ganda nun, nang sabi ni Ma'am Rosa, my husband is a reflection of me. Yes. Diba? Okay. So, yung mga asawa natin, reflection yan. So, kung mabunga nga ang asawa mo, reflection mo yan. So, ayan po, no? Ang ganda. Ito yung klase no ng buhay na gusto nating ma-share sa lahat, no? Dahil hindi po lahat ng pagkakataon may mga naririnig tayong ganitong kwento. Well, of course, siguro sa mga kaibigan natin meron, but for somebody like Ma'am Rose, no, na marinig natin yung mga bagay na katulad nito, it's very kwan, parang it's a learning experience on our part. Now, as a mother naman, Ma'am Rose, as a mother, mahirap kasi tatlong lalaki ang mga yan. May time nakakain na nga lang kami. You see, no, I'm not telling na we are living the normal life, a perfect life. Hindi. Kasi may time na kumakain na nga lang kami. Mine is the chicken wings. Sabi, kinuha ko na eh. So, mag-aaway. Alam mo yun, the normal thing na nangyayari sa hapagkainan. May time even na, alam mo yun, yung mangungurot ka na lang kasi nga... Diba? Yung kulit. Yes, yung kakulitan nila. So that's normal. And you just need to tell. And yung sinasabi nila na pang-pep-talk na lang na bawal yan. Respeto ang hapagkainan, yes, kumakain yes. tayo. Or most of the time, ang kinakausap ko lagi is yung panganay ko. Kasi siya na yung matured among the three. So sinasabi ko sa kanya, Kuya, ano ka ba? Hindi naman po pwedeng si Adding ang pagsasabihan ko over yes. you. Ikaw nga dapat, kasama na kita ka lagi na magsusubaybay sa mga Adding mo. So more of si Kuya. May time na, nakuha ko yun sa husband ko. Mm-hmm. Yung, may time noon kasi na, bakit lagi si Kuya? Kasi siya si Kuya. So, si Kuya, ipapasa niya yung mga values na yan sa ati. So, that's why, kasi panganay din si husband ko kasi among four siblings na meron siya. So, yun, sinasabi ko kay Kuya yun. May second siya si parang kuan, Inglesero kasi yun. So, pag kinakausap namin siya, parang kuan, alam mo yung tipong iba from others kasi nag-i-English siya. Lahat ng gusto niya, he express it in English. Ngayon lang din siya, since... Nung nailipat ko siya sa amin, malapit sa amin, sa Anafunan Integrated School para at least ma-socialize ba siya, lalo na sa mga books ngayon, sa mga modules nila, may mga mother tongue, kailangan rin niyang matutong Managalog. So, ayun. And may silent battle yung bunso ko kasi parang he is suffering from suspected autism, ano yun? Syndrome disorder, parang ganun. So, yun. And I really find it as a blessing even kasi 'di ba hindi naman lahat ng parents na biyayaan ng anak with correct. A special need, pero why us among so many. Nung una parang my God, it causes me to grieve. Parang may mga kuwan din ako, I cried a lot kasi parang dami mong tanong. Ang dami kong tanong bakit ganito. And among the three, siya yung pampered ako nung nagbubuntis ako kasi 35 na ako noon eh. So, sabi ko ang dami kong tanong. Until one day na naisip ko nung pina-check up ko siya, more than his condition, meron pang severe. May mas complicated ba. But then same as me, confident ako and parang hopeful ako na in time my kid hindi man super normal like other kids do, pero yung ma-involve ko man lang siya sa mainstream at maranasan man lang niyang matutong magsulat, mabanggit ang kanyang pangalan, okay na sa amin yon. So yun yung simple battle namin ni husband ko. Sabi ko nga lagi sa kanya eh,
Sabi ko, ang isa lang naman ang kwan ko ngayon, yung joy in my heart in time pag mangyari yun. Yung sasabihin ng anak ko sa akin na, thank you mommy for not giving up on me. Yung bagay bang yun. Kasi ayoko namang ipasa sa mga kuya niya yung yes, responsibility. Yung burden din. No? Yes. Me and my husband is not, we are not good getting any younger. We are not getting any stronger, di ba? So we age. And as we age, lumalaki din yung mga bata. In time, may sari-sari din na silang pamilya. And the responsibility for my youngest, gusto kong habang maaga, may intervention lang nangyayari. That's why he's entering a therapy center now. Okay. So ayun. And paalala ko lang din siguro sa mga magulang na same as me, may simple battle na ganun. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yes. We are given that unique responsibility na wala sa ibang mga magulang. So, let's grab it. Let's take the responsibility hanggat kaya natin. Huwag natin silang pabayaan kasi malay natin someday sila pala ano ang next president of the Philippines. Correct, di ba? Malay natin sila pala ang next inventor. Oh, malay natin may librong lalabas after 10 years at sila pala ang author noon. Di ba? Diba? Malay natin few years from now or after 10 to 20 years sila pala ang mag-aangat at so, magpapabango ng Cagayan. Diba? So ang sinasabi ni Ma'am Rose po, yung kumbaga alagaan natin sila dahil hindi iisa yung araw. Yes. Di ba? Yan po yung importante. Sa akin, for example, sa lahat ng mga pagkakataon, we should always think na hindi isang araw. Yes. Ngayon, ganito ka, tomorrow hindi mo alam. Yes. Baka kasi, no? Yung mga possibilities, yun ang titingnan natin. So, let's draw some inspiration from there. Na posible, baka balang araw maging ganito. Yes, and that so, makes life even more extra challenging. Yeah, correct. Yung hindi natin naaasahan na, nakapagsalita siya eventually. Siya na ba yan? Yes. Speaker na pala siya. Correct. Diba? So, we will not deprive our kids, especially those with special needs, to have a bright future. Yes, okay. So, yan po, sa mga magulang po na meron ding kaparehong pinagdadaanan at kumbaga challenge, it's a challenge, malaking ano po yan, no? Responsibility. But responsibilidad, pero along the way with the help of God, wala namang hindi matatapos at yes, hindi natin makakayanan. Okay, so with that po, sa ating pagbabalik, tingnan naman natin yung ibang aspeto naman ng buhay ni Ma'am Rose, no? Para mas makilala pa natin siya bilang isang pulis naman. So sa maghintay po tayo sa aming pong pagbabalik, matutunghayan po natin yan. Ang programang ito ay hatid ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips mula kay Gov Mamba. Kumain ng masustansya dahil makakatulong ito sa iyong pag-aaral. Masustansyang pagkain ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan sa pangangatawan, pag-iisip, emosyonal at pang-social, lalo't kung kayo ay nag-aaral. Makakatulong din ito upang makaiwas sa sakit, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya mga bata, kumain ng masustansyong pagkain at mag-ingat lagi. Ngayon po sa pagbabalik natin ano, dito sa ating usapan, napakarami na nating mga natutunan, narinig from Ma'am Rose. Ngayon naman po, puntahan naman natin yung aspeto ng trabaho. No? So, nabanggit mo kanina Ma'am Rose, naging DJ ka. How was it? Kasi sa mga hindi po ano nakakaalam, no, alam ko maraming mga fan ng isa pong programa diyan, no, yung Campus Love Stories, di ba? Oh, isa po si Ma'am Rose sa mga nagbabasa before, siya po si DJ Russia, no, inaabangan ng marami, morning pa lang, I still remember bago ako pumasok noon, umagang-umaga pa lang boses niya yung naririnig ko eh. Makulit talaga, makulit na. No? Ma'am Rose, how was it being a DJ? If not because of being a DJ back then, siguro teacher ako sa St. Louis noon because okay, may meron si Ma'am Claire Gumarang. Gumarang, yes. She was asking me na to na mag-apply noon. Mm-hmm. Pero along the way, ewan ko what excites me and what gave me the interest na mag-apply just to try. Okay. Kasi kung yun noon eh,
it's a radio search. Kasagsagan ng starstruck noon sa TV, ginawa sa radio. Pero pilot DJs naman ang hinahanap. Okay. So, among the so many applicants, imagine ang campus radio nasa fourth floor ng Villa Blanca Hotel. Ang applicants, it even reach yung ground floor. So, madami talaga. Okay. So, to cut it short, I am included sa top six from among the applicants who will join the one-month contest. So, may mga audience bet and magboboto yung mga listeners kung sinong matatanggal for this week until the last months kung saan i-reveal kung sino. And luckily, ako po yung female winner ng search na yon. And my counterpart, sa BFP na rin siya ngayon. So, ayun si Papa Mac yun, si DJ Macroni. Ako naman, I was given the name DJ Russia by DJ Bono kasi siya yung program director. So, ayun, masaya kasi, alam mo yung bata ka, I am just 20 noon eh. Okay. Oo. And I have a lot of reasons to be thankful sa Campus Radio. It's not because it's my first job. It's not because passion ko ang magsalita. And siguro ang pinaka-importante doon, it paved my way to finding my right man. Wow. Si Sherwin, he is an avid listener of me. At ang sutil. Siya yung nagsasabi, "Uy, DJ Russia, naka-10 okay ka na." Alam mo yung bad trip lang. Di kita babatiin. Binibilang niya. DJ Russia. Pero ang pinakamaganda sa sinabi niya, yung sabi niya, ikaw ang mananalo dyan. And it happened. Siguro, that would be one of the reasons. That's why he won my heart. Charing lang. So yun, siya yung avid fan ko who turned out to be my lifetime partner. So, naging DJ po ako dati. And isegue natin sa pagpupulis ko. May naging listener ako noon eh. Na... practice teacher ko siya ng college na police na siya. He entered the Philippine National Police Academy. So paglabas niya, narinig niya ako. Ewan ko kung narinig niya from the others na ako si Rose, si DJ Russia. Akala ko caller ko ang tumatawag, but then it's not siya. So, ayun na, nagre-request siya for a song. And then until one time, nag-cross ang paths namin. Uso pa ang baratilyo nun sa Tugigaraw. Nagkita kami. Rose, Ma'am Jonah! I'm talking of Ma'am Jonah, the first lady COP ng Tugigaraw City. Okay. Si Police Lieutenant Colonel Jonalyn Q-Tech Bobolan. And she was the one who planted me in the PNB organization. Siya yung nagsabi na, anong eligibility mo? Ano pa nga yun? Yung speakers... eligibility. Kasi may exam yun eh, bago ka e-air sa radyo. Parang ganun. Parang exam yun na kinandak ng kapbisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP. Yes, parang yes. Sort of ganun. So that's the only thing I hold. So I have in my hand as eligibility. Pero hindi pala pwede yon. So I took up the NAPOLCOM entrance examination to qualify me to apply for the PNP. So ayun, pinalad naman ako to pass. Pero on my first try, I was not able to make it. Pero kung gusto mong isang bagay, madapa ka man, you fail for the first time, try and try. Until you succeed, ika nga. So I tried the second time through the help of Ma'am Jonah na rin, who was there for me since day one up to the nakapasa ako until nag-take off ako. So I owe that to Ma'am Jonah. Okay, so yan, ano po, from DJ hanggang naging police. Oo po. Kasi yung gusto nating... in fact, talakayin talaga ngayon is yung buhay ng isang babaeng pulis. Opo. So, Ma'am Rose, ano ba ang buhay ng isang babaeng pulis na isang nanay din at the same time isang asawa at and a public servant? Dahil Opo. Nga, sabi ko nga kanina, hindi usual na ang pulis ay babae. Di po ba? Mga kaibigan. So, ano ba yung klase ng buhay na meron ang isang pulis na katulad mo? Opo. So, gone are those days na ang babae ay dapat sa bahay lang. Yes. Gone were those days na dapat ang trabaho ng babae, nani ng kanyang mga anak o labandera lamang. Empowered na ang mga kababaihan ngayon. Correct. Diba? So, ang posibleng gagawin ng lalaki, kaya na nating mga babae. And not to act as their competitor, but to act as their partner. Especially sa amin sa PNP. Okay. So, nung una, struggle, oo, kasi sa training, ang ginagawa ng lalaki, gagawin mo. But it's mind-setting lang eh.
tama nga rin yung sinasabi nila na parang sundalo lang yan na nasugatan sa bakbakan. Mas lalong nag-aalab yung kagustuhan mong dapat makalabas ako dito ng buhay. Mm-hmm. Parang ganun. So habang nahihirapan sa training, syempre mahirap nga. You run, madaling araw, in between meals, pag lunchtime, may extra menu ka, yun yung exercise mo. Pagdapit ng hapon, yan na naman, exercise na naman. Meron na naman kaming mga academics na noon, pero may exercise pa din. So mga ganun. May time pa na lahat ginagawa mo para lang yung training talaga na nandun, coupled with the doctrine na kailangang meron ng isang pulis para magampanan niya yung trabaho niya. So extra challenging. Lalo ako, parent na ako nung napakid, yes. Si kuya na noon. So 2 years old na ata ang panganay ko nung pumasok ako sa PNP. So mahirap, but then kailangan yung mind setting na pag nasa trabaho ka, trabaho, ano man ang problema mo sa bahay, iwan mo muna. Anyway, when you undress yourself, when you remove your clothes afterwards, paghapon na, nanay ka na naman nanay ulit. Na naman. Hindi ka lang basta-basta nanay, kundi superwoman na naman. Kasi parang mas mahirap pa yon. Yes, so, yes. Ganon. So, time management. Halimbawa, nasa office ka, office muna. Not necessarily na hindi mo nasusubaybayan yung kids mo. Tatawag-tawag ka once in a while. But then, yung focus ba? Mm-hmm. Kasi pag uwi mo na naman sa bahay, so maging nanay ka na naman. And of course, may part pa doon is yung pagiging husband mo early in the morning, hindi lang yung mag-prepare ng breakfast for the kids. But then, yung to see to it na okay din yung asawa mo, presentable din siya in going to school. I'm going to work ako sana. So, lahat yun kailang inaasikaso ng isang working mother. Pero yung submission mo, tulad ng lagi kong sinasabi, submission mo plus yung sense of responsibility mo na nandun, madali lang eh. Anyway, pag lagi-laging ginagawa mo naman yon, it becomes ordinary, it becomes natural, and yon, magiging magaan ang lahat. May mga pagkakataon ba, Ma'am Rose, na kumbaga napunta ka sa isang sitwasyon na, my God, this is the worst sa pagiging pulis mo? I could recall noong panahon na nalawin tayo, mm-hmm. The day after the lawin, lahat ng yung task ng bahay namin noon katatapos September, I suppose, na ilagay yung mga spandril, yung mga sa basta ganon. And then here comes the Typhoon Lawin. Diyos ko, nailipad yung kalalagay. So my God, how is this? And then di ganon. Then mamaya may tawag na ako, ang sabi, Rasha, pack your things, saan tayo pupunta? Basta pack your things, may operation. Ano? Diba? Tapos wala pa tayong ilaw back then, yung parang months lahat. Long. So okay. Wala. Tapos ang nanay ko, nag-iiyak na siya kasi yung isang galva namin na ilipad saan daw. Mga ganun ba? Yung tipong hindi mo alam kung paano magsisimula. Kasi yung aftermath ng bagyo, yes. Sobra. Matindi. No? So yun yung kailangan kasa ng family mo. Pero dahil sa tawag ng tungkulin, yung call of service, hindi mo pwedeng mahindian. Correct. So I have to give instructions sa asawa ko, ganito, ganyan. O sabihan mo si Nana, may mother na marikuro matatrabaho because may high blood siya and may edad na rin. So sabi ko, kaya yan, sabi ko, anyway, pag yung mga yan, unti-untiin natin, o di ganun. So, umiiyak na akong nagkumukuha ng gamit ko, parang 5 days yun ata. So ayun, and then leaving my kids behind, oh my God, it's just, diba? Yun yung napaka- Very hurting, no? Hurting napaka experience. Sorrowful ng moment na ganun, yung tipong you have to stay in time, tapos aalis ka dahil tinatawag ka ng tungkulin mo. Yun yung sinasabi ko rin na pag call of service na may mga remedyo naman, mm-hmm. Go for it. Yes. Like that. So, ibinilin ko muna yung bahay. Anyway, pag uwi ko, may pamilya pa naman ako eh. Ito naman, tawag ng panunungkulan mo. Pag ito pinabayaan mo, what happens after? So, parang ganun. So, to cut it short, we went straight to Kawayan dahil nandun yung operation namin, yung dismantling of Shabu Laboratory back then. Imagine kung hindi naging successful yun, kung ilang buhay ng kababataan ang nasira dahil nga it's a laboratory manufacturing prohibited drugs. So yun yung naging operation namin sa Kawayan, Isabela. So yun, extra challenging kasi syempre hindi mo alam kung yung mga nagpa-pass by. Actually 2 a.m. na nun, nandun pa kami covering our... Siyempre, wala pa namang COVID noon, pero parang naka-shield na kami. Mm-hmm. Dahil nga yung amoy ng prohibited drugs. And then, here comes isang kasama namin telling na, Ma'am, evacuate natin si Arya. Kanina pa may umaaligid. So, alam mo yun, ay nga, buhay pa kami. Oo, so yun, yung
sabi nila na ang isang pulis, pag lumabas yun ng bahay, yung kalahati ng paa, buried na underground. That's a bit true. Pero of course, with the guidance of the Almighty and pag-iingat lagi, nairaraos naman. Yeah. Anong masasabi mo, Ma'am Rose, dun sa mga image pa rin ng pulis na hindi maganda? Opo. So, wag natin lahatin. Siguro, from among the thousand good police officers, may isa o dalawa lang naman. Ang mangilan-ngilan lang din naman. Ano. Siguro, wag nating lahatin kasi kahit saan ka lumingon, may mga pulis. Pag may pangangailangan kang pangmalakas ang pangangailangan, Diyos ko, pulis agad. Next to God is pulis nga, yes. Di ba? Oh my God! Makul kayo kang pulis! Yung mga ganon. So, wag nating lahatin. And we need to look at the bright side of things. Kasi kung habang buhay mong ang nakikita lang at nahahighlight lang ang mali, never mong ma-appreciate ang isang tao. The same way sa mga ahensya ng gobyerno. Kung ang nakikita lang natin doon ay yung kamalian, yung pinupukol na mga allege or mga ang tawag dito, yung sabi-sabi, mga ganon, hindi na natin ma-appreciate. Tignan din natin yung mga kabutihang nagagawa. Yes. Mas magaan yun if you look at the good side, rather than dwelling on the bad side, di ba? Pinagdidikdikan mo pa. Oo, tapos nakikisaw-saw ka pa. Parang wala nang ginawang mabuti, di ba? Yeah. So, yun. So, yan po, no? Makikita natin yung, well, halo-halo talaga. In any profession talaga, may good, may bad, may, consider nating struggle, meron din yung masaya, di ba? And what's the most important thing is na fulfill natin yung gusto natin. Tama. Yung fulfilled ka ba? Yes. At the end of the day, yeah. At the end of the day, nakakangiti ka pa rin. Yes, and that gives us joy. Yeah, correct. So, na no amount of money could buy. Yes. Okay. So, dami pong take na natin ngayon. And siguro po, sa huling part ng ating pong pag-uusap ngayon mamaya sa aming pagbabalik, titingnan naman natin kasi si Ma'am Rose ay nagbigay ng karangalan sa atin. Mamaya, ikakwento niya sa atin ano yung journey niya along the way to reach that success bilang isang polis. Manood lang po kayo dyan, magbabalik po kami. Ngayon po sa ating last part ng ating pong talakayan ngayon with Ma'am Rose, tanongin naman natin, Ma'am Rose, nabalitaan namin na nadyaryo, naging maingay sa media, yung award na nakuha mo, I think alongside with Ma'am Jonah, no? Opo. So, ano po ito? Anong award ito? Way back 2019 po, nung I was awarded sa region namin, sa regional level, as the most outstanding PNCO, okay. Police Non-Commissioned Officer sa administration level. So, ayun. Just two weeks after, I was called by a personnel of the DRDO's office telling na mag-prepare daw ako ng documents ko because I am recommended to join the national search of 10 outstanding police women in the Philippines. Wow. So that's give me so much of an oh, ha, talaga? Ako ba talaga? Sabi ko, oh, Russia daw. Eh, wala namang ibang Russia kundi ako lang. Because... Yeah. The moment I entered the PNP service, I am fondly called as a Russia. In fact, pag may nagro-rose nga sa akin, hindi na ako napapalingon kasi parang nasanay na ako sa Russia. O di ganon. So, just to confirm, sabi ko, tumawag ako, sir, ako po ba yun yung ganito-ganyan? From the secretary ata o personnel din ng office na yun. Oo, ikaw daw, sabi ni DRDO. And so be it. Habang may tinatawag ako, yung mga officers na kasama ko sa office, yung deputy namin noon, si Ma'am retired Police Lieutenant Colonel Josephina Orias, siya rin talaga yung isang nang guide sa akin, nag-inspire sa akin to go on. Sige, kaya yan, may laban tayo, di ganun. So I was given 2 days to prepare kasi ang pag-send na yun sa bus para ma-reach niya ang karami, it's Sunday, Friday ako nasabihan. And so yun, so I prepared all the documents necessary para at least to join it. 5 folders nga yung pinagpe-prepare. So that's it. And then luckily, from the hundreds, nag-trim down sila to 26 to join the interview to prove kung ano yung laman nung folder mo. Document, yes. And then yun nga, nung eto lang, last November lang of 2021, the result was out. And yours truly po, napasama sa 10 Outstanding Police Women of the Philippines. O diba, isa pong karangalan ano, bilang isang tugegarawenyo and isang Cagayano, no? Imagine mo,
someone from our province, eh, you know, giving prestige. Opo. No? And paano yun, ma'am? How did you able to reach that point na parang ready na ako dito sa award na to? Pinaghandaan mo ba yan? Kasi usually po, ganito, mostly yung mga na-awardan ng mga tao, no? Ang tingin ng karamihan, ah, kasi pinaghandaan niya yan eh. Alam mo yun? Parang ganon. But sa'yo, how was it? How was your journey going there? Definitely, of course, hindi mo naman inisip na time will come, pupunta, magiging ganyan ako. How was your journey? Okay. When you are tasked to do a job, huwag mong iisipin yung makukuha mo after. Mm-hmm. Just think na trabaho mo yan and you have to do that. Okay. And every time na binibigyan ka ng pagkakataon na gampanan ng isang trabahong importante o mahalaga, do it your best. Okay. Kasi the mere fact that you are entrusted with the job, mm-hmm, ibig sabihin kaya mo. Correct. So ganun lang ako, tanggap and tanggap lang. Mm-hmm. May time na nagkakamali ka and part of it, nagkakamali ka para may room for improvement the next time. Okay. Napapagalitan ka rin. Napapagalitan din ako, of course. Anong oras na wala pa si report? Okay, sir, attaching. Sir, nag-fluctuate ang net. Parang mga ganun lang. Just to mag-subside lang yung mainit na usapin or parang ganun. So, ganun lang yun. Siguro ako, with all humility, pag nabigyan ng trabaho, I do it the best I could. Kasi I am representing the office, not me. Correct. Ang nasa sa trabahong yun, it's example, Police Regional Office 2. Hindi naman sinabing Police Staff Sergeant Rosemary Bacay. Yeah. And every time na may ginagawa ako, I'm not expecting for a reward or an applause after it. Yes. It's because trabaho ko yun. And time will come na hindi na nila tatanungin kung sinong gumawa. Alam na nila yun. Yes. Dahil tatak mo na yun eh. Correct. The love of the work, the commitment you have, the work you have, and yung passion mo na magtrabaho talaga, kahit may mga kailangan ka at responsibilidad ka sa bahay mo bilang asawa, bilang anak, bilang nanay, yes, di ba, nagtatrabaho, kagampanan mo ng mabuti yun. And the award I have is, ina-attribute ko dun nga sa successful dismantling ng Shamu Laboratory in Kawayan. Okay. Yes. Dahil the activity, the success of it, may direct participation din to tayo because I am part of the intelligence group back then. Okay. Yeah, also. So, and even nung nandun na, nung D-Day, we were there. Nung time na nandun po si the then Chief PNP, Sir Bato. Mm-hmm. So, nandun din po ako nun. In fact, I am the one who made the press release for the Chief PNP back then. Okay. So, yun yung mga bagay na, yeah, na that contribute, although a part and parcel of the award that I have in my grip nung araw na I was chosen as one among the 10 outstanding police women of the Philippines. Oh, imagine mo sa buong Pilipinas, ang daming mga babaeng police, but yung isa ka, no, something to be proud of. Unang-una ang unang-unang nagiging proud diyan yung pamilya mo eh. Yes, diba? Opo. And then yung kapitbahay mo, yung mga dating chinichismis ka lang, yung mga walang magawa, pero nung naging sikat ka, di ba? Marami po tayong, and this is part of life. Oo. How was it, Ma'am Rose? Ngayon ta, sabihin na nating sikat ka na. May narating ka na. May nagbago ba? Sikat naman na ako dati eh, joke. Oo nga, sikat ka nga dati oh. Pero, joke pero, lang. Pero alam mo yon, yung iba pa rin pag yung national, it's a national award. It's a very prestigious award, di ba? So, parang may nagbago ba sa'yo, sa pakikitungo ng iba sa'yo, and yung pananaw mo sa buhay mismo? Walang nagbago because parang I'm still the same person. Ang lagi ko lang I still may 2 feet still on the ground. Yeah. Kasi time will come na babagsak ka man, at least sanay ka ng yes, parang ganun. Wala, parang the usual pa rin na ako. Na tipong that award is bonus na lang din yun eh. Yung idea na nagawa mo yung trabaho mo nung ikaw ay nabigyan ng pagkakataong nagawin yan, that's a reward already. Parang patunay na lang, affirmation na lang yung award na yun eh. Yes. But then, meron dati sa'yo yun. Parang bonus na lamang sa akin yun. And I take that, not para lang sa sarili ko, but for others to emulate. Na regardless of babae ka, lalaki ka, ano man ang gender meron ka, you can be that somebody. For as long as pakita mo lang na kaya mo yun. Mm-hmm. The desire that you can do that the very first time, yun yung weapon mo eh.
to achieve more. Kaya mo yan. Binigyan ka nga ng pagkakataon. Yes. Gawin mo na ng mabuti. Because you just do not know na may pagkakataon pa ba ulit for you to do that. Correct. So when given the chance, grab it and do it the best you can. So ang sinasabi mo, Ma'am Rose, is since nandiyan ka na, binigyan ka na ng trabaho, gawin mo na lang tama. Gawin diba? Mo na lang kasi tama, ng maayos. Imagine mo, and then ito pa yung minsan sinasabi ko rin, na imagine mo kung minsan, well, lahat tayo dumarating sa punto na parang nawawalan ka ng gana, minsan nawawalan ka ng, alam mo, yung motivation. But, di ba, lagi kong sinasabi na, you go back to the first time when you were still applying. Yes. Di ba? The eagerness, the enthusiasm. The eagerness, andun lahat, di ba? Yes, so, oh. Yun, especially po sa mga baguhan na gustong mag-apply, no? Ganun talaga. Importante talaga na do it your best. Yes, of kasi course. Kasi imagine mo, ang daming nag-apply dyan sa position mong yan tapos hindi mo ginagawa yung trabaho yes. mo, di ba? So, it's a life. You have to prove it a lifetime na you are the most fit for the position. Yes. Lifetime maraming yun. Matang nakamasid. Maraming okay. matang nakatingin at nag-aabang ng pagkakamali but then never give them the satisfaction. Yes. And hindi lang dahil gusto mong patunayan sa kanila yung galing, yung meron ka. But because that is what is expected of you. And not because of others' fulfillment, but ikaw. Masaya ang nagtatrabaho na uuwi ka sa bahay mo na, wow, sulit ang gobyerno sa sahod ko ngayon. Correct. May natapos ka, hindi ka lang nakipag-marites sa ka-office mate mo. Oo, parang that's one thing I have in me, yung tipong, because more than the use of four wheels, gusto kong motor kasi... aside from traffic sa atin, yung correct, tipong kamen ko na lang mabilisan, ganyan. Mm-hmm. Kasi nga, pag sasabi ng anak ko, mami, pabili ng ganito, hindi na ako maghanap ng pagpaparadahan ko. Basta, correct. Quick lang. So, yung uuwi ako na, wow, may natapos ako. May nagawa ako. May naiambag ako. Naging kapakipakinabang ako ngayong araw na ito. Yes. And that's something. Yun yung bagay na, oh, that will energize you again and boost your morale the next day na papasok ka na naman. Correct. Ma'am Rose, saan nang gagaling itong mga motivation mong yan, yung mga values na sinasabi mo na ina-apply mo sa sarili? Saan ba nang gagaling yan? Gusto naming malaman, sino ba, meron ka bang naging inspirasyon? Sino ba yan o ano ba yan? Mga magulang ko, kasi sinasabi ko, yung una pa lang ng interview natin, Sir Mike, I came from a humble beginning. Mm-hmm. If not because of the hard work and perseverance ng magulang ko para mapagtapos ako sa isang prestigious na school. Walang isang Rose, walang isang DG Russia dati, walang isang Staff Sergeant Bakay, walang isang 10 one among the 10 outstanding police women of the Philippines, walang isang dayaw ng Tugigaraw, if not because of my parents who nurtured me and yung upbringing kong ito, it's because of them. Yeah. I owe this to them. And ito yung pwede ko ring ma-impart sa lahat ng nakikinig sa atin, minsan, yung mga struggles natin and the hardship that will lead us to success. Correct. Just look at the bright side of things. Just be motivated on what you have. Minsan, yan yung mga bagay na magpupuno ng kakulangan mo dati. So, ayun, ang hugot ko lang naman is the family that I have, may parents, sila lang yun din yung motivation ko. And the idea na bread and butter natin ito eh. Correct. Diba? So, hindi lahat. Marami nga dyan na gustong-gustong maging isang pulis. Mm-hmm. Ikaw na pulis, ano pa ba ang hinihingi mo? Okay. You are given this rare opportunity. It's a calling from God. This okay. is your vocation. Okay. Ano pa ba ang hahanapin mo? Give it the best you can. Oh, tama. Minsan lang in a lifetime itong mga pagkakataon na ito. And this is a blessing from God. All that comes from God above, it's a blessing. So, in a way that it is a blessing, pahalagahan mo na ito. Tama po yun, no? Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng mga take natin ngayong araw na ito, no? And I hope sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, dyan sa kanila pong mga cellphone or saan man, kasi naka-live po tayo, no? Dito marirealize natin na yung una, sabi nga ni Ma'am Rose, number one, yung hugot talaga natin at panghuhugutan pa natin, it would always come from our family. Yung importansya ng pamilya natin. Pangalawa, yung love for work. Yes. Mahalin mo yung trabaho mo, no? Kasi yan yung bread and butter mo eh. So kailangan talaga na do it your best, sabi nga ni Ma'am Rose. Kasi
hindi na mauulit yung oras at pagkakataon na yon na pwede kang maging, alam mo yon, the best of what of who you are. Yes. At that moment. Yes. So gawin mo na siya ng tama. And yon, napaka ang nakuha ko rin sa pag-uusap namin ni Ma'am Rose ngayon is let's live life simple. Yes. Simple lang mabuhay. Don't make it complicated. Yeah, don't make it complicated, no? At maging masaya lang tayo. Huwag nating sayangin yung oras natin sa sama ng loob. Yan yung lagi kong sinasabi. Yes. Kasi sayang yung oras na uubusin mo na dahil may sama ka ng loob. Kanino man yan, katrabaho mo, sa pamilya mo. And importante po talaga yung maging buhay na patotoo tayo sa ating mga kapwa. No? Motto namin ng husband ko yan, move on tayo. Yes, move on. Move on lang. Huwag ka ma-stuck. Yes, do not dwell on the past. Move on. Yes. There is more on what lies ahead. Yes. Ma'am Rose, pinakahuling tanong, ano yung pwede mong maisasuggest or maipapayo sa mga babaeng katulad mo na gusto ring magpulis, na gusto ring itry yung buhay ng katulad mong isang pulis? Oo. I'm not giving you the assurance na madali. Yes. Definitely, it's a difficult thing for you to do. But then, you have to prepare yourself emotionally, physically, kasi kailangan mag-jogging-jogging ka na. Yes, yes. And yung acceptance sa tatahakin mong trabaho. At this early, alam mo na dapat yung meron ka ng sense of responsibility kasi hindi madaling maging isang pulis. Not just for the sake na iisipin mo lagi, ay, kinsenas na, katapusan na, sahuran na naman, it's not. You always have to look forward to what you can give to the people you ought to serve and protect. Next to your family, minsan nga, wala na tayong holidays, di ba? It's always for the service of the other people. Pag meron na sa'yo yun, nandun na yung aspiration mo to be of service to people next to your family, pwede ka na. Pag prepared ka na physically, to join the training, pwede ka na rin. Pag yung loob mo malakas na rin, pwedeng-pwede ka na rin. And anybody could join the organization for as long as you have those three. Preparation, and of course, not to forget the prayer. Kasi kung nasa palad mo yan, God will find a way. Yes. And God will make a way. Yeah. Yes. So, and make things happen. Correct, correct. So, yan. Maraming salamat, Ma'am Rose. Ano? But before we end yung ating pong episode ngayon, ano? Punta tayo sa fast talk. Yes. Madali lang naman ito. Okay. Okay. Kung ikaw ay isang aklat, dahil ito ay buhay na aklat, okay. Isa kang living book. No? Okay. Kung ikaw ay isang aklat, anong genre ka? Gusto ko yung parang current events. Okay. Kasi at least ito na yung what's in. Mm-hmm. So kailangan kasi minsan we have makiuso rin tayo para at least makasabay tayo sa pagkakataon. Okay. Diba? Sige. So yun. Next, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng title ang libro mo, anong title yon? Humorosa. Wow! A book full of humor. Humor, okay. Kasi that lightens the burden of people, especially yung nasa down part nila ngayon. Yes, yes. Okay, yun. Next. Kung aklat ka, anong gusto mo, makapal o manipis? Manipis lang para handy. Okay. Kahit babiyahe na lang sila, matutulog na lang sila, bit-bit na nila ako. Okay. Next, kung ikaw ay parte ng libro, anong parte ka? Yung title page ba? Table of contents? O glossary? Or abstract? Doon ako sa title page. Okay. Para at a glance pa lang may impact na. May impact na. Okay. Next, last. Soft or hardbound? Softbound. Parang ako soft-hearted lang. Yeah. Diba? So, thank you very much, Ma'am Rose. Napakagandang pagkakataon po ito na tayo po ay makapanayam ng isang katulad ni Ma'am Rose. Simpleng, sabi ko nga kanina, simpleng babae na may simpleng buhay. Pero ang binigay sa atin dito sa Cagayan, napakalaking karangalan. At with that po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin po dito po sa episode ng Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library featuring Buhay ng Isang Babaeng Pulis. Maraming salamat po sa inyo. Stay safe and God bless po sa lahat dito sa atin sa Cagayan. Magandang hapon po sa inyo.